Hello guys, welcome back sa channel natin. Mag-repair naman tayo ngayon ng power supply. Ito itong power supply na to, para ma-check siya, gagamit tayo ng pin using yung red, green wire at saka black. So kung wala kayong sa so, ang pag-test nun, ganun lang, isi-short nyo lang yung green and black. I-plug muna natin. Ayan, so naka-plug na yung power. So, itong power supply na to, pinull out lang to sa isang CPU. So, hanapin natin yung green at black. And then, kuha tayo ng paperclip. I-short natin sa green at sa black. So, ayan. So, kung makikita nyo yung pan niya walang power. So, unang sasabihin nyo dyan, sira na siya. Kasi walang power, hindi umiikot yung pan niya. So, time na para palitan. Pero hindi ganon. I-double check pa natin yan later. Hindi porket hindi umiikot yung pan ng power supply, sira na yung power supply. Gagamit tayo ng tester, pang test. Kung dun sa isang video natin, nag-test tayo ng 12 volts and 5 volts, gagawin din natin dito yan. Kukuha tayo sa supply niya, yung yellow at black wire, ititest natin yan. Sa yellow wire muna tayo, dapat pag tinester natin yan, ilalabas na 12 volts. So, nakikita nyo ba? Tusok ko lang to sa black. Ayan. So, naka-reverse, naka-front cam kasi yung gamit ko. Kaya medyo baliktad yung number. Pero, 12 volts yan. Yung 2 parang 5. Pero, 12 volts yan. So, yung kabila naman, yung black at red naman. Okay yung red. Pero walang ikot yung pan. So, possible sira yung pan pero buo yung power supply. Ganun lang pagte-test ng power supply. Baklasin natin 'to. Baklasin lang natin, tanggalan natin yung apat na tornilyo. So ayan, baklas na. Kita na yung laman loob. So may elkabok ang kapal. So ayan, may dumi pa. So check natin yung connection ng pan. Kung makikita nyo, meron siyang may sarili siyang clip. Meron siyang sariling socket. Yung iba kasi naka-solder na sa motherboard mismo. Wala siyang kasamang socket. O yung terminal na tinatawag. Ito kasi meron. So, meron siyang 2 pins. Red and black. So, tanggalin ko lang muna itong pin na to. Ayan yung pin niya, red and black. So kapag kasira yung pan, hindi umiikot pero okay yung voltage output niya, okay pa yon. So natanggal ko na yung pan. Ayan. Ayan tsura niya, napakadumi. Puro likabok. Ayan yung pin niya. 2 pins yan. Yung iba kasi diretso na diretso na sa motherboard. Pero ang gagawin natin dito, ika-cut natin to. Ito yung bagong pan niya.
Allen timer yata, mula sa Allen timer o yung Allen pan, brand new siya. So, kailangan same din ang position niya palabas, exhaust pan siya bale. Ayan, ganyan. Ayan, saka natin putulin. Pag nagputol ng wire, mas maganda, hindi siya pantay. Para kung sakaling kumalas yung isa at mawala yung tape, hindi siya magsisort. Ayan. Tabi na natin tong sira. Then yung bago, putulin na natin. I-plug ko lang yung ano, yung rework station para sa panghinang. Mas maganda kasi kung ihinangin, at least kapit na kapit siya. So ayan, hinangin na natin. Medyo mahirap lang maghinang kasi wala yung tools, may panghawak. Ayan, pero nahinang naman natin. Red and black, magkatabi na siya. Okay na siya. So ganyan siya, hindi siya magkatapat. Then, tetape na natin. Gumamit kayo ng original na electrical wire kasi yung original, habang umiinit siya, lalo siyang kumakapit o yung lumalagkit. Huwag yung mga Japex. Ayan. So, ibalik na natin sa board niya. Itornilyo na natin. So, ito yung isang way kung paano i-repair yung pan ng power supply. So, yung mga nagtatanong kung nare-repair ba yung pan, yes, pwede. Pwede na pa. Pwedeng palitan. And then, syempre, since bukas na, linisin nyo rin. Gamitan natin ng pangbuga. Ayan. So, i-double check nyo lang yung wire. Kung masyadong mahaba, medyo tupiin nyo lang. Walang tatamaan. And then, yung pagbalik ng casing, simple lang siya. Double check nyo lang kung lapat. Kabilaan. Ayan. So, lapat na. Tingin ko. And then, ibalik na natin. I-tornilyo na natin uli. Ayan. So, apat na tornilyo. Babalik lang natin. Ngayon, iti-test na natin. Ipa-plug na natin yung power cord niya. And then yung pin, saksak ulit natin sa green at black, yung magkatabi lang. So ayan, kung napansin nyo, medyo bumuga na siya. Ayan, umiikot na siya. Kita nyo ba? So ayan, so ganoon lang yung pag-check ng pan. Kung sakaling ng PSU, ng power supply, kung sakaling di umiikot yung pan, i-check nyo lang muna, i-check nyo lang din yung voltage output niya kung tama ba. Plus or minus negative 5 sa 12 volts. And then ganun din sa 5 volts. Check nyo lang din. Okay? So, thanks for watching. Sana nakatulong. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan i-share, mag-like or dislike. Again, thanks for watching. Goodbye.